Umarangkada na ang food stamp program ng pamahalaan. Ipinamahagi ang 3,000 electronic cards na may lamang 3,000 pisong nakalaan para sa pagkain. Live mula sa Tondo, Maynila, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, saan magagamit ang mga electronic cards ng mga benepisyaryo ng food stamp program? Bernadette, hindi na cash ang ibibigay ng gobyerno sa mga pamilya, ngunit isang electronic card na nakatulad nito ang ipapamahagi ng pamahalaan sa mga pamilyang identified na food poor o yung mga kumikita ng mas mababa sa 8,000 piso kada buwan. Ito ay magkakaroon ng 3,000 pesos na food credits na magagamit nila pambili ng mga masusustansyang pagkain sa ilang pamilihan at tindahan na accredited ng pamahalaan. Pito ang anak ni Rosalinda Baronia. Kwento niya, sa pagkain pa lang nilang mag-anak, hirap na silang pagkasyahin ang kinikita ng kanyang asawa sa pamamasukan bilang housekeeper at ang pa-extra-extra niya sa pagmamanicure at paglalabada sa kanilang barangay. Konti lang po yung sahod ng asawa ko. Kukunin po lahat sa sahod, ma'am. Hindi po lahat mabibili. Kaya laking pasasalamat ni Rosalinda na napasama ang kanyang pamilya sa pilot testing ng food stamp program ng DSWD. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng mga electronic card ang bawat household beneficiary. Ito ay popondohan ng gobyerno ng 3,000 pesos kada buwan at magagamit lang sa mga kadiwa store at iba pang accredited na tindahan ng gobyerno. Ang 3,000 pesos na iyan kada buwan, nakabudget din. Kalahati ng pondo o 1,500 pesos ang nakalaan para sa mga carbohydrates tulad ng bigas, tinapay, harina at mais. 900 pesos ang nakalaan para sa protina tulad ng karne, isda at itlog. Habang 600 pesos naman ang budget para sa mga prutas at gulay. Ayon kay Rosalinda, mas mainam na food credits at hindi aktwal na cash ang ipinapamahagi ng gobyerno sa ilalim ng naturang programa. Pagka cash po, mabibili pa po ng ibang ano po, gaya po ng mga ano, hindi po yung pagkain po talaga lahat. Hanggang 2 miyembro ng pamilya ang hihinga ng biometrics na ire-register para magamit ang card. Sa pagbabayad kasi ng mga napiling produkto, kinakailangan na itap ang card sa isang point of sale machine at maaprubahan ang transaksyon sa pamamagitan ng pag-scan ng fingerprint ng mga may-ari ng card. Mula Hulyo 2023 hanggang Marso 2024 ay nasa pilot testing stage muna ang programa kung saan kasali ang 3,000 households mula sa Metro Manila, Cagayan, Bicol, Caraga at Marm. Farm to table na ng mga mahihirap nating kababayan yung buong setup. Pangalawa, natutulungan rin yung mga magsasaka. Nagbigay ang Asian Development Bank ng $3 million o nasa halos 165 million pesos para pondohan ang naturang pilot testing. We'll have to have a monitoring and evaluation component built into the design to really make sure that the design is fit for purpose. Fit for purpose in particular regions. Ang World Food Program naman tumutulong sa pag-accredit ng mga tindahan kung saan pwedeng magamit ang food stamps at nag-aasikaso sa database ng gobyerno. When the database is complete, we will be able to see how many of these families possibly maybe registered twice. That process is very important. Because of the biometric, we will do what is called deduplication. Kung magiging maayos ang implementasyon nito, target ng DSWD sa 2024 na maisama ang 300,000 beneficiaries. Sa 2025, magdadagdag pa ng 300,000 na mga pamilya, habang sa 2026 naman ay nasa 400,000 households ang inaasahan nilang maisasali pa sa programa. Ang importante muna, tignan natin yung output ng pilot. Very important to see if what works and what doesn't work. Gusto natin bago naglulunsad ng isang programa, bago tayo gumamit ng kung anumang funding ng pamahalaan, maayos yung programa. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kabilang sa prioridad ng kanyang administrasyon ang pagtugon sa kagutuman. No more hunger. And that is the dream of this administration. That is what we are hoping to achieve in this administration, that by the end of 2028, we can say that we have done everything to reduce the hunger and poverty in our country. Ayon sa datos mula sa SWS, nasa 3 milyong Pilipino ang nakaranas ng gutom noong huling quarter ng 2022.
Bernadette, ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ay magkaiba itong food stamp program sa 4Ps dahil ang Pantawid Pamilya Program ay nilikha upang maiwasan o masolusyonan ang intergenerational poverty o yung kahirapan na naisasalin o naipapamana sa susunod na henerasyon. Habang ito namang food stamp program ay idinesenyo upang masiguro na walang magugutom na kabataan at maging ang mga ina na nagbubuntis o kapapanganak pa lamang. Bernadette. Maraming salamat, Katrina Domingo. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.